Kabayan, nako, ang lutuin ninyo at ako'y napakasarap na ray. Simple-simple naman, prito lamang na Blue Marlin Belly. Ay talaga namang panalo ito. Yan mga kabayan, ako'y nakabili niyang ano, Blue Marlin Belly diya sa Bagong Palingke, din sa Batangas City. At ako naman, napakasarap nito. Sabi ko sa inyo, isa ito sa pinakamasarap na isda at pinakapaborito ko. Itong Blue Marlin Belly na ito, naku, talagang gintong-ginto ito sa akin. Pagka ako'y napapasod doon sa Bagong Palingki, ako'y ano, agad, shoot, agad ako doon sana. Oh. Dito sa bilihan ko nito, doon kinakaibigang kabayang Maymay. Oh, talaga namang napakasarap nito eh, panalong-panalong kahit prito lang. Itong tulad nitong gagawin ko yan, ating sinisison niyang ano, salt and pepper na yan. Siyempre, para magkalasa. Ayan. Tataktakan na lang natin ng paminta, maraming paminta at saka asin. Yan, tulad ng nakikita ninyong yan. At syempre, pagkatapos niyang ano, ating haplasan din, yung ating ano, paboritong oyster sauce, mga kabayan, pampalinamnam. Ay, ako'y panalong-panalo yan. Sinasabi ko sa inyo, talaga namang pag ito'y naiprito natin ng karikay dahil hindi naman ito dapat inaangang at tinatagalan ng pagpiprito. Nako, ay napakasarap. Sinasabi ko naman, yan eh, pagka kayo mapapadayo sa, ano, sa palingke, hanapin nyo kung saan masulo kayo ng mundaw, umanap kayo niya ang Blue Marlin Belling yan. At talaga namang, nako, napakasarap mga kabayan. Yan ang pinakapaborito kong luto di yan, simple-simple. Piprito lang na ganyan na may salt and pepper at oyster sauce. Tapos may konting lemon din na may sausawan na melted butter. Pero ang gagawin ko sa usawan di yan, maya-maya yan, oh, Japanese mayo, mga kabayan, tsaka steak sauce. Nako, napakasarap din. Ayan na. Tapos dito ko ito at ipipritaw sa aking anaw, stovetop grill na ito, na non-steak. Ito yung magang itsura, parang pwede na. Huwag na ilutaw. Huwag na, ganyan na lang. Makita nyo baga, ikasarap na yan. Yan ho yung taba at laman, eh, ano, nakamagkahalo di yan sa belly na yan. Kala may marbling na tinatawag. Kala mo yung marmulang itsura. Paano? Nakatahi yung taba dun sa laman. Talaga nagpapasarap lalo. Yeah, tapos haplasan mo pa yung ating stovetop grill na yan ng araw. Butter. Unsalted butter ho mga kabayan ang ginagamit ka. Ho. Para ho mas healthy. Yan. Yan. Ihaplas na natin di yan ng ating Blue Marlin Belly. Kailangan mo yung malakas ang apoy. O, medyo high hay. Kita nyo baga. Ho? Stick doon tayo. Nabalok to talaga eh. Yung taba ay ano, nag-re-react agad dun sa init. Kita nyo baga mga kabayan. Malakas ang apoy, mainit ay ang kawaling yan, yung ating luto ang o kung ano mang gagamitin yung prituhan. Aba, kita ninyo mga kabayan. Tunay namang kung ari matitikman nyo, sana yung kayo makakita rin ng garne sa palingke. Pagka kayo napasuhaw, inyong hanapin. Blue Marlin Belly, dun sa Bagong Palingke, din sa Batangas City. Doon kita kabayang Maymay. Ala, ay talagang makaka-discounting kayo. Yan. Siya lang ho, nagbebenta na yung Blue Marlin daw sa Bagong Palingke sa Batangas City. Si kabayang Maymay, Balmes yata apelido na ho. Hindi ko matandaan eh. Yan, hanoy. Parang makikita nyo din mga kabayan, nakikita nyo mga itsura, kala may mga honey din akong inilagay, pero wala ho, nakikita yung oyster sauce na yun, nagpapaganda lang talaga at nagpapalinamnam. Yan, sana huwag kayo mag-subscribe mga kabayan. Yan mga kabayan, eh, nakayo, sariwa-sariwa yan, ay tunay na makita nyo, baga, ay, talaga namang nadamba pa eh, o, aba ho, saan ka pupunta? Di ka lang, aba. Talaga may pagtatambling pang nalalaman na eh. Kaya naman naman ako. Kasariwa na yan mga kabayan. Ay talaga namang napakasarap na yung ating Blue Marlin Belling yan. Simple-simple luto yan mga kabayan. Ipiprito nyo lamang. Ang talagang requirement lamang DNA di. Yung mismong isda. Dapat i-Blue Marlin ang inyong bibilhin. Kung gusto nyo gayanin yung ating sistemang yan. Ating hinahaplasan ulit ng karikit na now. Na unsalted butter mga kabayan. Habang ginagawa ko, gusto kong batiin si kabayan Mali Panganiban. Lagi nanonood sa akin, lagi din naman nagko-comment. Yan. Tapos si yung mga taga-Taal, yung papa niya, taga Batangas City na si mama na sa San Jose, ang bukid ni Lolo Pio, kung ano yung mga inisaysan niyang ano, binanggit
sa akin, mga kabayan Mali, Pangaliban. Salamat sa inyo laging panunood at pagkomento. Yan, nakita niyo mga kabayan yan. Oh, sagana-sagana ay. Sagana-sagana sa butter ay, kasarap yan. Pinareslaan ng karikit di yan, ating pinatatagalan na kaunti yung kabilang side na yun para yung grill marks mas kitang-kita. Para mas maganda lalong itsura. Ayan na. Si Kabayan Rexel Barameda, taga-Tuwi, Batangas. Salamat sa panunuor, kabayan. Ah, kita nyo yan na. Binaliktad na ulit. Ayan, kita nyo ba yan? Medyo ating nilaksan ng apoy. At nang sa ganit talagang yung loob ay juicy-juicy, mga kabayan. Talaga namang... makikita nyo mamaya, mga kabayan, kung paano ko in-enjoy ang pagkain na yan. At pati pamumulutan niya. Dahil huyan ay talagang napakasarap. Mapang-ulam at mapulutan sa warikan. Ay nakaw, ay panalo-panalo. Kundi pag-agawan, ay may kamahalan din naman niya. Ang kilo niyan ay 350 din eh. Kaya naman gintong-ginto din niya. Pagka yating hinahango na. At talaga namang ready-ready na yan. Mapahaplas dun sa kainan. Oh, kulay namang. Yan, mga kabayan. Tignan nyo gang itsura, talaga namang panalo-panalo ay napakasarap. Sabi ko sa inyo, mga kabayan, ay talaga namang nakaw. Ay, pinaikot na naman. Ay, may lagi na pinaikot. Ay, tunay namang, kakita nyo po ang itsurang yan. Japanese mayo, naku, napakasarap. The best mayonnaise naman. Talaga matitigman nyo yung Japanese mayo na yan. Ayan, yung QP, yung brand. Naku, sarap yan na. Lalanta ka na nga. Ako po, mga kabayan, tingnan ninyo naman ay napakasarap niya. Sabi ko sa inyo, simple-simple, wala akong ibang diyan. Nakahayay, kundi yan lang. Ay, ang lambot ng laman. Wala akong mga kung kundi yung sausawan lamang na yan. Mga kabayan, ay tunay na. Sana kayo makagawa rin ng garnay, ng papagarnay, mga kabayan. Kabayan Richard Bernal, salamat po sa inyong panunood, mga kabayan. Pati dun sa mga subscribers ko, yung mga nakikita ko diyan sa mga kung saan ba, kahit ako yung saan pumunta ngayon, mga kabayan, di ako, lagi ako may na-encounter na subscriber, nagugulat nila palagi. Katulad din kay Kabayan Jerome Mendoza, na taga Talisay, Batangas, nakita ko kahapon dun sa May Tanawa, dun sa tapsihan dun at gutuhan. Nagpakilala sa akin. Ako, uy, saya-saya. Salamat sa iyo, Kabayan Jerome Mendoza, taga Talisay. Yan ho, mga kabayan. Sana ho'y nagustuhan ninyo yung aking ginawang yan, yung aking padaling yan. At tunay namang napakasarap. Shoutout din ho dun sa, sa mga subscribers ko na hindi ko pa na shoutout dito ng mga isa-isa. Yan, kita nyo mga kabayan. Ay, ayan na. So, pagkatapos ng hapunan ni yan na naman, habang nagtatrabaho at nag-i-edit ng video, si Sir Boy 8, ayan. Oh, yan ang aking kapiling naman. Oh, pampasarap lalaw. Pampasarap lalo sa pagtatrabaho, ayan. Kita niyo ba ganyan, mga kabayan? Taulay na. Napakasarap naman din sa barikan. Sana hinagustuhan ninyo aking videong ito, mga kabayan. Pasensya na kayo dun sa mga hindi ko nasa-shoutout pa. At talaga hong hindi ko na maintindihan kung sino aking uunahin. Ako, salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-subaybay dito sa aking YouTube channel. Lagi nyo po sana akong sasamahan sa aking mga videos. Yan po, pakishare na rin po itong channel ko sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak ninyo. Maraming salamat po, mga kabayan, sa panunood.